So ito guys, quick update. Nag-apologize si Coach Tim Cone dito kay Justin Baltazar at sa kanyang kampo para sa kanyang mga nasabi nung nakaraang press con na tila ba hindi interesado itong si Justin na sumama sa Gilas for the World Cup. Okay, basahin po natin yung tweet ni Coach Tim Cone pagkatapos po magbigay po ako ng aking reaksyon. I don't want to start off this journey with a controversy, so I'm going to do my best to clarify it. I apologize to Justin Baltazar for my hasty remarks regarding his exclusion from the World Cup pool. I did not mean to infer that he didn't want to play for Gilas, but rather, I was told that we, someone from the SBP, not sure who, called him or his representatives and he was not available. Okay? Someone from the SBP. Okay? We really wanted him at that time because Kai was a question mark and we were lacking bigs. Now, whether he had reasons for not joining us or if there was miscommunication or whether he was actually not called at all, I do not know because I was not part of the process to contact him. And I spoke out of order in the press conference. I loved watching Justin play in Lasal, but I have not yet met the young man, nor have I met or spoken to Mr. Pineda. But to both, I apologize. It was not my intention to run Justin's name through the controversy. In fact, I wanted to mention at the time of the press conference how much we had thought of him joining the pool. The kid can play. Okay? So, ayan. Maganda na hindi tayo nag-judge kaagad. Okay? At nung lumabas nga yung statement ni Justin, ang inisip ko din, hindi magsasabi si Coach Tim Cone ng ganun kung hindi siya mismo yung tumawag or baka sinabi lang sa kanya na si Justin hindi naman available, parang hindi naman interesado. So, ganun yung naisip ko. Kasi kung si Coach Tim Cone mismo ang tumawag, diba? Hindi niya sasabihin yun sa press con eh. So, ang nangyari, someone from the SBP, hindi na niya sasabihin, ha? Pangit naman kung ilalaglag pa niya. Kasi tapos na yan lahat eh. Diba? Para hindi na lumaki yung issue. So, someone, hindi siya, okay? Someone from the SBP daw told Coach Tim Cone na tinawagan namin si Balti, parang hindi siya interesado. Okay, pero sabi naman din ni Coach Tim Cone na parang he spoke too hastily doon sa press con. Kasi yung pagkasabi niya, parang siya yung tumawag, hindi naman pala, 'di ba? So nag-apologize din siya. Diyan pa lang, ha? I'm sorry na babalik at babalik tayo, ikukumpara na naman natin, nagtutunog bias na naman ako. Pero kitang-kita mo yung difference ng management ngayon doon sa previous management. Si Coach Tim Cone, hindi na pinakalaki yung istorya, nag-apologize kaagad. Kahit kasalanan niya o hindi, sinasadya man niya o hindi, alam niya yung words niya nakasakit. Nasaktan si Justin at yung kampo ni Justin. Kasi hindi naman pala totoo. Diba? So, nag-sorry siya kaagad. Hindi ba mas maganda yung ganun para hindi lumalaki yung problema? Nariresolve ka agad. Kasi pag tumatagal, doon nagkakasamaan ng loob. Hindi natin kailangan yan. Diba? Dehado nga tayo eh sa Asian Games eh. Tapos uunahin pa natin yung drama. Uunahin pa natin yung he said, she said. Uunahin pa natin yung turuan. Tapos na nga eh. Pinalitan na nga yung lumang management. Kaya nga we are under new management na. Diba? Ang pangit nga naman, sabi ni Coach Tim Cone, kung sisimulan niya yung kanyang pamumuno dito sa ganong klaseng issue, sa ganitong problema, diba? So, kumbaga, he became the bigger man na, the bigger person na, he owned up to his mistake na dun sa kanyang nasabi dun sa press con, at pinuri pa niya itong si Justin Baltazar. Okay, so alam natin kasi syempre, grupo-grupo yan eh. May grupo si MVP, may grupo si San Miguel, meron ng grupo itong si Gov Delta na binubuo at ang pinakamalaking player diyan si Baltazar, 'di ba? So medyo may distance siya sa kanila eh. Hindi yan yung parang anytime pwedeng tawagan ni Coach Tim Cone si Scotty, si Junmar, si ano, 'di ba? Kasi isang grupo lang sila. May respeto sila dun sa mga may hawak ng bawat grupo. So hindi ganoon kadali yung communication. Okay? So at least
Ako talagang kapuri-puri yung ginawa ni Coach Tim Cone. Hindi na palakihin yung issue. I am sorry, 'di ba? Tigilan na din natin si Balti, 'di ba? Nag-apologize na si Coach Tim Cone. Okay? With that being said, ang tanong na lang, Coach Tim Cone, pwede mo bang ikonsidera si Justin na sumali sa Asian Games ngayon? Bati-bati na tayo. It would be a great show of unity at kapatawaran at pagkakaisa if meron tayo from MVP Group, meron tayo from San Miguel Group, at meron pa tayo from Delta Group na magsasama-sama for Asian Games. Isang player lang naman, at mahusay na player ito. Wala si Akai, wala si Edu, kailangan natin ng bigs. 'Di ba si Justin Baltazar is there? Kasi yung mga taga UAP NCAA mukhang hindi talaga pwede. Mukhang malabo talaga 'yung mahirap ng asahan yung sa mga schools eh. So, Coach Tim Cone, baka naman, 'di ba? Pero syempre, final decision nasa inyo. At least nagawa niya 'yung tamang gawin na mag-apologize para hindi na lumaki. Kung kukunin niya si Baltazar, siyempre, maraming pagdadaanan niyang desisyon na yan. Nandyan si Boss Al Francis, si Boss RSA, si Boss Delta, ang daming mga boss. Tapos si Boss Converge. Hindi pa pala Converge to si Balti. Pero ang daming dadaanan niyang desisyon na yan. Kung kukunin man o hindi, sana kunin. Para to show unity, to show na yung pride natin pwede nating isang tabi yan para sa bayan, magsama-sama tayo, kailangan ng gira si Balti. Si Balti wants to play yung MPBL, naka-break, sayang naman yung break ng MPBL kung walang player sila nagagamitin ng gilas, 'di ba? So sana magsama-sama sila, yung si isang tabi yung pride, isang tabi yung ano. Si Balti, alam ko nasaktan sila sa sinabi eh, nga nag-apologize na. Okay, nagpakumbaba na si Coach Tim. Diba, sana tanggapin nila at sana magsama-sama. Yun lang naman yung wish ko. Pero syempre, hindi naman tayo nasusunod dyan. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. May interview din si Coach Chot. Pag-usapan din natin mamaya. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video. Go Gilas! Yun, Asian Games! Here we go! Bye-bye!